Magandang araw sa lahat. The Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner, is back to render public service. Even if the weather condition here in Rizal is not quite good, umuulan ng bahagya, konti lang, but grabe, napaka-foggy sa area ito ng lalawigan ng Rizal. Kahit maaga pa, only 3:30 in the afternoon ito. 3:30 in the afternoon. Pero pa kanina, kanina pa, ganito na to, madali, mga alas 2 pa lang. Ganito na. Alright, so our topic is about the property relations between a man and a woman living together as husband and wife. This was requested by a woman. Kung ano daw ang relasyon ng nila sa property nito nila na na-acquire. We will not discuss on the complicated one this time. Dito muna tayo sa madali. Later on, we will do that. Okay, ito lang ha. Ito. Kasi napakahaba na kung i-detalye natin lahat. Okay, so wala namang legal impediment, binata at dalaga naman. So ano, now what governs their property relations? Halimbawa, they acquire a house and lot, another properties worth 200 million. Aba, okay ah. Well, their property relations shall be governed by what? The rules, special rules on co-ownership under the civil code. And of course, sinasabi rin naman ng Family Code of the Philippines. So ano yun? General rule. Kayo naman, they are living together exclusively as husband and wife. Then, according to the Family Code of the Philippines, the property you acquired belongs to you as co-owners. And it is presumed, your share is supposed, is presumed to be equal. So, 100 million, yung share niyo, 50 million. Hindi naman paghahatian nila yan. Ah, hindi. Yun lang yung share nila kung sakaling maghihiwala itong dalawa. Okay? Bakit? Because of the application of the rule on co-ownership according to the Family Code of the Philippines and of course, applying the provisions of the Civil Code of the Philippines on co-ownership. Okay, ganun lang yan. Iba paano naman kung ang lalaki lang ang nagtatrabaho? Di lalaking nagtatrabaho. Paano yung babae? Yung babae naman eh. Siya naman yung nag-aasikaso sa bahay nila, naglilinis, etc. Ang paggawa ng gabay, sila't lahat nag-aasikaso. Saka ano pa? Nako, yung dalawang anak ng nila eh, ang nag-aasikaso naman yung babae. Siya ang nagtuturo, tinuturuan niya yung mga anak niya tungkol sa pag-aaral. Lahat naglilinis, wala namang katulong kahit marami silang properties. Yung babae naman, naghatid sundo sa dalawang anak nila sa pag-aaral doon sa kung anumang eskwelahan. Okay? Aba, the rule on co-ownership shall apply. So, walang problema sa ganun. Nagkakaroon lang ng complicated areas yan. Paano? Ang nagtatrabaho, babae lang. Ah, okay. Babae. Sila lalaki. Nako, walang pakialam yan. Doon. Walang ginagawa kung hindi magtambay-tambay lang sa community, makipig-anuman lang. Abay, nagsusugal pa. Wala nang ang hanap buhay. Well, under that situation, aba, the property belongs to the woman lang, hindi sa lalaki. Hindi, sabi, magreklamo ng lalaki, meron ako. You prove your actual contribution. You prove. Okay, so, ganun yung relasyon. Property relation between husband and wife. Pero kung pareho sila nagtatrabaho, okay lang din. Equal shares din. So, ito yung napakadaling discussion on property relations between husband, between a man and a woman living together as husband and wife. Maging komplikado lang yan kung there are legal impediments. Like for instance, nako, yung lalaki may asawa pala. Wow, legally married to another. This time, magkakaroon ng komplikasyon. Why? Because the earning of the woman or the man is supposed to what? Belongs to the absolute community of property doon sa silang mag-asawa sa pamilya niya.
or belongs to the conjugal partnership of gains. Hindi pag-aari yan ng live-in partner. Ah, doon nagkakaroon ng komplikasyon. Kung sakaling magkakaroon na ng separation of property, sa ngayon, hindi natin madiscuss ng maigi ang agad-agad kasi mahaba-haba yan yung party niyan. Maubusan tayo ng oras hanggat maaari yung discussion namin dito maiksi lang para hindi magsasawa ang mga tao. Alright, so okay, so paano ngayon yan? Well, sana nakatulong naman ang The Fraternal Order of Eagles Limbas Law Corner sa inyo dito sa amin sa YouTube channel na to. At sana tangkilikin ninyo, isishare nyo sa mga kaibigan nyo, sa friends, para maraming matuto sa ating batas sa bansang ito. Hindi yung sasabihin, eh ako'y mahirap, walang alam. Kahit papano ito ang sinishare namin dito, yung mga maliliit na bagay, mga basic provision ng batas, para lang matuto yung tao. Alright, so maraming salamat. You can join the Fraternal Order of Eagles na marami ito sa bansa. And if you choose to be a member of the Fraternal Order of Eagles, Antipolo City, maraming Fraternal Order of Eagles sa Antipolo City. Maghanap lang kayo dyan. Kung gusto niyo naman sa Limbas sa Eagles Fraternity, meron. Or specifically, gusto niyo sa amin mismo, kung saan ako membro, then dito sa Limbas sa Marangal Eagles Club. Alright, so maraming salamat at magandang araw sa lahat. Kahit madilim ito, napaka-foggy dito sa parting ito sa lalawigan ng Rizal. Actually, sa bundok ito. Kaya talagang grabe yung fog. Okay, so maraming salamat sa lahat.